Welcome back to my channel. This is RT Mommy and kung bago pa lang po kayo dito sa aking channel, do not forget to click the subscribe button and if you want to get notified tuwing meron ako mga bagong uploads, just click the bell button. So in today's video ay i-share ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang aking go-to na makeup look. And at the same time is i-update ko ang laman ng aking makeup kit. Meron kasi ako ditong mga aalisin at mga idadagdag. So, kung hindi nyo pa napapanood yung What is Inside My Go-To Makeup Kit, ilalagay ko na lang siya sa cards and sa description box below. And very budgetarian, affordable, at tipid pero sulit na mga makeup ang mga ito, promise. So, without further daldal, let's get started. And so, mag-start ako ng aking moisturizer para mas ma-hydrate ang aking skin. And then, let's move on with this. It has SPF 19. Yeah, SPF 19. Nakakatulong kasi to sa pag-lighten ng aking mga dark spots. Since umaga ngayon, full face ko siya nilalagay. And pag sa gabi, dun lang sa mga may dark spots. And then, ito namang Quick FX na No Shine Mattifier. Before talaga, hindi ako gumagamit ng primer. Ayun, sa kakanood ko na lang din sa YouTube kasi mas nagkakaroon ako ng knowledge sa pag-makeup and also mga insights about sa mga products, especially dun sa mga budgetarian and affordable na mga makeup. Marami kasi nagtatanong sa akin, bakit kailangan ng primer? Para sa sarili kong opinion kasi, since ito ay merong mattifying effect and oily ang aking skin, kailangan ko talaga to para hindi mas maging oily ang aking skin. And apart from that, nakakatulong kasi to para ma-blur out yung aking mga fine lines dito and also yung aking pores. Ayun, so diba na-mention ko dun sa aking previous video na sa shape pa lang nitong BBholic yung aking ginagamit. And tinatry ko pa lang yun actually. And ayun, so nakabili na ako nitong nasa tube. If I'm not mistaken, yung price nito is for 159 pesos. And 25 ml na yung laman nito. So, matagal-tagal ko itong magagamit. And lightweight lang siya. And as you can see, nakatulong talaga yung primer habang naglalagay ako nitong BB cream. Kasi before, nung hindi pa ako gumagamit ng primer, tapos gumagamit ako nitong BBholic, hindi mas maganda yung coverage niya. So, is from normal to medium coverage lang siya. Para naman mag-even out yung color. At hindi masyadong maputi yung mukha ko, diba? And perfect itong BB cream na ito. If yung skin nyo is, alam mo na yon, yung clear, yung talaga mga pinagpalang mukha, ganun. Para itago natin itong mga issues na to sa aking mukha, gagamitin ko itong aking favorite slash na nag-iisang concealer. Kasi ito lang talaga yung concealer na meron ako. So kapag naglalagay ako, igaganon ko lang yung aking finger. Alam nyo, sa sobrang dami kong dapat takpan na issues sa aking mukha, parang, alam mo, parang ginawa ko ng foundation tong concealer. Before kasi, ang ginagawa ko, directly na dun sa mga spots na gusto kong takpan. Pero ngayon, I'm just using my fingers na lang kasi konti na tong concealer na to and, you know, kailangan kong magtipid. By the way, itong concealer na to, hindi siya masyadong ganong ka-full coverage. Pero ayun, buildable naman. Konting ingat lang sa pagdadagdag kasi may tendency na mag-cake or parang, alam mo yun, magbitak-bitak pag sobrang dami. Na yung nalalagay. So, I make sure na medyo konti-konti na lang. Lalagyan ko na din ang aking under eye area para mas, ayun, ma-highlight and mag-lighten up siya ng konti. And then, ang ginagawa ko kasi dito, I make sure na I'm just gonna pat it. Kasi kapag pag-anon yung paglalagay, may tendency na mawala on place yung mga base na nilagay ko kanina. Since mababa lang naman yung resolution nitong video na to pag na-upload ko, I'm not sure kung makikita nyo pa yung aking mga blemishes and mga dark spots dyan. Ayun, so meron ako ditong dalawang products na ginagamit para iset ng aking face. And ito, meron ako dito nga Johnson's BB Powder and itong Nichido. Ang ginagamit ko kapag nagbe-bake ako. Ang ganda ng performance nito kasi, you know, parang matte finish din to. May siyang puff,
But, I make sure na ako lang yung gumagamit nito. Kasi, sa akin, hindi hygienic yung, you know, gagamitin ko to sa ibang tao kapag may nagpapamakeup sa akin. And, I really make sure na I am the only one using this. Ipapat-pat ko lang siya dito. And the good thing about this is it adds coverage. It's medyo adik-adik tayo sa mga full coverage na anik-anik dyan. Ayun, push natin to. At saka yung isa pang maganda dito is it gives me that matte finish. Gagamitin ko tong baby powder. Medyo konti lang kasi medyo maputi to. And I'm just gonna use my finger. Ayan, so after that, let's proceed sa kilay. And ito nga yung pang kilay from Miniso. Ayun, kabibili ko lang kasi ng isa pang ganito. And nabasa ko dun sa packaging is, kaya pala mas long lasting siya. At kaya ko siya nagustuhan. Kasi pala ano, waterproof pala siya. Ayan kasi, tanggal ako ng tanggal agad ng packaging, hindi malang ako nagbabasa. Meron ako mga tips, you know, sa pagkikilay and gagawa na lang ako ng separate video sa, you know, usapang kilay. Para sa akin, ang pinaka-importanteng part sa pagkikilay is yung light hand lang. Wala masyadong puwersa, yung light lang talaga. Ang pangalawa kasi na gusto ko pag nakikilay is tahimik muna ako kasi I really need to concentrate. So, ito lang yung gusto kong kilay para sa, you know, go-to na makeup. Kasi, nagkikilay lang talaga ako nung plakadong-plakado, yung lilinisin ko pa ng concealer. Ayun, kapag mag-film lang ako. Ayun, so, tapos na ako dito sa aking kilay and I'm very happy with it. Sinusundan ko lang talaga yung strands ng aking kilay and finifill in ko lang kung saan merong mga gaps. To step up the game, gagamit ako nitong aking eyebrow mascara from Showville. What I really love about mga eyebrow mascara, it adds color dun sa aking kilay, diba? And kung mapapansin nyo, ito parang mas na-fill in talaga yung mga gaps. And andito naman sa side na to is kita nyo pa na ang dark-dark ng strands ng aking kilay. Natutunan ko lang din sa panonood ng mga videos na ang pag-a-apply nito is upward. Ang tawag nga nila dun sa parang mga kilay na nakataas is bushy. Bushy ba yun? Kung yung kilay nyo is yung makalat and yung nagwawala, yung kung saan-saan pumupunta, maganda na gumamit ng mga ganitong eyebrow mascara para mas ma-hold nyo on place yung inyong mga kilay. Napakadami mga magagandang eyebrow mascara ngayon, but ito lang talaga yung meron ako. So, na-mention ko nga before na walang mga eyeshadow. Walang ganon. For my eyes naman, mascara lang. Wait, magka-curl muna pala ako. And ang medyo ganon lang kapag bago yung eyelash curler mo is that hindi siya masyadong nakaka-curl agad ng lashes. So, ang ginagawa ko na lang is magmamascara muna talaga ako tapos saka ko siya i-curl. Nalapit ako ha, kasi hindi ko siya makita. And wala akong other mirror in here. Medyo downside lang ng mascara na to kasi kapag nakailang layers ka na, nagka-clump na siya or parang nagbubuo-buo na siya. Yay! And then lalagyan ko na rin yung aking lower lashes. Since waterproof ito and smudge proof, medyo mahirap siyang alisin ng makeup remover. Meron akong product na gustong i-add sa aking makeup kit and kasya pa naman siya. And this is from Kierlon. And this is in the shade Fresh Tomato. And this is for 95 pesos. And by the way guys, nakalagay dito na this is personal care item and should be used by one individual only. Para lang to sa akin. Meron kasi itong kasama na very cute na puff. And siguro ito yung sinasabi nila na pang isang tao lang. So, dadamp ko lang siya ng konti dito. And this is very pigmented. So, oh my gosh. Ayun, sa sobrang pigmented niya, guys. Nakailang damp lang ako dito. And
Grabe, ang pigmented nito. At hindi na ako magtataka kung bakit. Ang daming YouTubers na nagre-rave about this. Kasi, ang ganda talaga ng performance niya. So, lagyan ko na siya dito, you know, parang a drunk blush. Oh, ang ganda niya! Ang maganda kasi dito, this is Oil Control Blush On. Ayun, so for my lips naman, I've mentioned na gumagamit ako ng mga lip tints. Pero, I just want to add again another product, and this is from EB Advance, yung Supreme Lipstick, and this is in the shade Dusky Rose. And just recently, naglabas ang EB Advance na mga matte-matic na lipstick, and meron dong shade na Dusky Rose. So, I think, ito din yung shade na yon. Actually, yung original price nito is for 195 pesos. Nabili ko lang siya for 99 pesos, diba? So, ito nga yung mga lip tints na ginagamit ko. This is from Everbelena, yung Red to Go. But, guys, ay, medyo na-disappoint ako dito kasi after few days ko siyang magamit, ang baho niya, amoy panis. Ewan ko. Unlike dito sa Sugar Dolls na nireview ko before, na as in hanggang ngayon, yung fruity na amoy niya andito pa din. Meron ako isang technique na i-share sa inyo in case, you know, gusto nyo talaga yung matte na lipstick. Kasi ito, hindi siya yung transfer-proof. Ito nyo. Ayan, diba? Merong, hindi siya gaano ka-transfer-proof. So, meron ako natutunan na technique na all you have to do is ganun-ganun lang siya sa tissue para mawala yung moisture niya. Ayan o. Ayan, so tatry ko kung transfer proof pa siya. Ayan! Wala na. Ayan, tuwang-tuwa talaga ako, nanonood ako ng mga iba't ibang techniques sa pag-makeup kasi as much as I can talaga, gusto ko na ma-share din yun sa inyo. Ayun, so I just want to add this, yung blotting paper. Ito yung Finesse na meron siyang 100 sheets. Daming sheets. So, surprisingly, 31.75 pesos lang ito. Try ko mag-blot, diba? Oh, pag-blot-blot na ako. Wala pa naman masyadong oil dyan. Especially dito kasi, diba, oil control blush. Ayun. So, yun lang naman yung aking mga dinagdag at inalis sa aking makeup kit. And sana po nakatulong ang video na ito sa inyo. And do not forget to give it a thumbs up. Subscribe to my channel and continue to live a beautiful life.